Hello, good morning mga mahal ko. Nandito naman po ako ngayon sa kubeta kasi Monday talaga is my general cleaning. So today's my video is papakita ko sa inyo kung paano maglinis si Mama Sam. So bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin, please click the bell button and subscribe and share to your friends. And happy blessings mga mahal ko. So ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano ako maglinis ng aking kubeta. No, actually ito ay hindi po siya ano, hindi talaga sobrang ano, hindi siya madumi masyado kasi anong tawag nito, weekly ko siya ginagawa. So ito yun guys, ipapakita ko sa inyo ano. So ngayon, ito mga lalab, nandito ako. Ayan ang aking, ito yung zinc. Ayan. Ayan po ang zinc. Ayan guys. So ito, di siya masyadong marumi. Tapos yan ang mga gamit ng aking amo. So ito ay toilet sa aking amo. Tapos ito naman ang kubeta. Ayan po guys, hindi po talaga siya marumi. Kasi weekly ko siya ginagawa. Ayan. Weekly ko po yan ginagawa. Kaya hindi siya gaano marumi. Tapos ito, ganyan. So hindi gaano siya marumi, kunting linis lang, no? So ngayon, ganito na. So nandito na ako ngayon. Ayan. So ito kasi, ayaw kasi ni Lula na ito, yung floor dito, sobrang basa. So ang gagawin ko ngayon, ito lang siya ang lilinisin ko, no? So, bago ang lahat, papakita ko muna sa inyo ang aking gamit na panlinis. So, ang gamit kong panlinis ay simple lang. Simple lang po siya. Ito lang po ang aking gamit na panlinis. Actually, ito mahal daw sa pinangamo ko. Ayan po, Clorox po siya, 3-in-1 na may sabon din. At saka pwede po siya sa mga iba pang mga part na ano. So, pero mas maganda po ito sa ano. Mas maganda sa dito sa mga toilet kasi kailangan natin ng sabon at saka Clorox. So, hindi mo na kailangan mag-Clorox. So, meron din ako Clorox actually. Pero itong Clorox ay ginagamit ko lang ito pagka yung tapos na ako magtrabaho para ang amoy niya. Amoy Clorox. So, parang talagang sobrang linis siya. Tapos meron din akong sponge. Siyempre, ito yung ginagamit ko para ano, hindi na-scratch yung ano nila. Then, siyempre, muna, ayusin muna gamitin ang ating gloves. Diba? So, mag-start ako ngayon. Okay? Ayan. Dire-diretso na itong aking video. So, ayan. Ayan po. Papakita ko sa inyo. So, ito muna yung gloves. Hindi ko na siya ano. Kasi yung, siyempre, yung sabon, may Clorox siya. So, hindi ka pwedeng ano, hindi ka magamit ng gloves, no? So, kailangan talaga gumamit ka ng gloves. So, ayan. Para yung floor niya hindi gano'n basa, anuhin mo lang siya ng ano, hindi mo siya paano lagyan ng tawag nito, nang huwag mo siya masyadong basain kasi ang aking amo babae ayaw niya nang nababasa yung ano, sobrang basa, hindi sila nilisan, kailangan i-dry mo siya para maganda. Kailangan i-dry. So, ito na ngayon, sponge. Ganito lang. Lagay mo siya ngayon. Mas ganyan mo lang siya. Yan. Hindi siya kaano-ano. Kalimutan ko yung ano. Kalimutan ko yung ibang ano yung pamunasan niya dito. So, ganyan lang guys. Napakasimple lang kasi hindi siya kaano. Marumi.
So para maamoy ano lang siya na nalilinis talaga lagi. Baka si pagka lagi ka naglilinis. Si pag lagi ka naglilinis, ano, tawag nito. Hindi ka matampakan ng lumi. No? So ngayon madlawa ko to kasi yung floor niya mas mabilis ang kintab ng ano. Ayan, ganyan mo lang yung ano para hindi siya masyado. Ayan po. Para hindi siya masyadong ano. Kasi dati, nung buhutan ko siya ng tubig, kaya lang, ano, ayaw ni amo na, basta yung nababasa kasi yung loob pumapasok sa ano. Ito talaga ang buhay OFW, no? Yan. So ngayon, pakita ko sa inyo naman ang bawal. So ayan, malinis na po siya. Kita nyo, ayan, malinis na po. Ayan po. Kasi napakaganda talaga ng ano, itong panlinis ng Clorox. Okay? Ngayon, pakita ko sa inyo. Ito guys, mag-upisa ako ulit. Dito naman sa mauli. Sandali lang dito po. Usan natin yung tubig. Sandali lang dito siya kasi hindi lang naman. Tapos niya, siyempre, dapat mo lagi ng Clorox din para nakapagpag siya. Tapos, ibabash mo na lang ang ano. Yan. Sa mga ito, guys, kasi hindi nga siya gano'n. Kung baga, dalawang dalawin nila. Pakita ko sa inyo kung gano'ng kamilis na siya. Ang galing nitong ano, Clorox na ito kasi 3-in-1 talaga. No? Ayan guys. Ayan. Napakalinis talaga. Oh. Iba kasi yung na ano. Iba yung nasusunod mo talaga weekly. Oh, ayan. No? So hindi ka talaga maghahabol kung paano ang linis mo sa iyong ano,
sa iyong trabaho na ma-manage mo. O diba? So, ayan. So, ngayon, itong flooring, bali, tubig na lang, ano po. Kasi hindi ito pwede siya sa kuting kasi, ano, mamaya, magbabakasin sa kuting kasi masilan yung sakit. Buti nga hindi ito nakakarpet. So, tubig na lang siya. Tapos, pag may mga buhok, nalitin ko lang yung sarili. Ganito talaga pag-ilinis nyo, may kakuntuan na talaga. Eh, magkuntuan pa pa dyan. So ito guys, may papakita ako sa inyo na ano, yung gaalan ng tubig. Ayan guys, ito siya. Kailangan mo siyang buksan para makita mo kung may naka ano na tawag nito ko atay ng ano, stick. Ito may stick dito. Ito yung aking mga gamit sa panlinis. So ayan guys, tingnan natin kung meron yung buhok. Kailangan alisin yung buhok para po ay hindi bumara sa butas. Huwag lang siya guys. Malinis siya. So, ayan. So, kailangan lagi yan na lilinisin. No? Lahat yan lilinisin. So, ito din. Lilinisin din yan. Mabrush. So, ito yung mga gamit na, na ang aking para sa toilet. So, ayan. O, diba? So, ganyan maglinis si Mama Sam. So, ito ba lang ang so, ayan guys, makikita nyo kung paano, nakita nyo na kung paano maglinis si Mama Sam. Ayan. Tuloy-tuloy mo lang ang paglinis. Dito naman ay party ng ano. Ayan, that's it. Okay, tayo. Ang linis-linis. Ang pinta-pinta. O, diba? So, ayan. May sabon pa ako. O, yes guys. Nakita na yung paano maglinis si Mama San. And please don't forget to, again, to subscribe my channel para sa susunod ng aking iba vlog. Ay, makikita nyo naman Mama San 88. Bye-bye.